Good day everyone! So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo makagagawa ng Tracing Shapes Worksheet gamit lamang ang Microsoft PowerPoint. Kaya tara na, umpisahan na natin! Okay, so para makapag-start tayo, i-open na natin yung ating PowerPoint. So kapag na-open na natin yung PowerPoint, ganito ang lalabas. And then tanggalin na natin itong text box na hindi naman natin gagamitin. So i-click natin yung slide and then Ctrl A and then click natin yung delete. And to start with, para maging maayos yung ating tracing shape worksheet, kailangan na natin gamitin yung eksaktong size na kailangan natin for printing. Okay, so para mabago natin yung size ng ating slide for printing and syempre para sa layout, i-click natin itong design. After natin i-click ang design, dito sa bandang kanan, sa upper right, i-click naman natin itong slide size. And then i-click natin itong custom slide size. And then lalabas ito kung saan pwede nating piliin dito sa slide size for kung anong size yung gagamitin natin. So i-click natin siya and then piliin natin itong A4 size. Yan, A4 paper. And then i-click natin itong portrait and then i-click natin ang OK. Click again, ensure fit. Ayan, so meron na tayong A4 size na slide na tama para dun sa A4 size na papel na gagamitin natin for printing. So kung gusto niyo siyang gawin na long or short, so pwede niyo rin siyang i-adjust doon. So mag-start na tayo ng pagle-layout. So mag-start muna tayo sa paglalagay ng kanilang pangalan. So i-click natin ang insert. And then i-click natin ang text box. And then i-click natin dito sa part kung saan natin gustong ilagay yung kanilang pangalan. So lagyan natin siya ng name. Lagyan natin ng guhit. Ayan. So, baguhin natin yung kanyang style. I-click natin yung text box. Palitan natin ang kanyang font. Gawin natin itong Arial. Hanapin natin ang Arial. At ang kanyang font size, gawin natin siyang 16 lang. And then, i-press natin siya ng maayos. So, kung gusto natin siyang lagyan, for example, pwede pa itong lagyan ng pangalan ng guro or pangalan ng teacher, o kaya ay grade in section ng ating mga learners. So, pwede ba natin siyang i-click dito? For example, grade and section. Ayan, so meron na tayong lalagyan ng basic info ng ating mga learners. Lagyan naman natin siya ng title. I-click pa rin natin ng insert and then text box. And sa middle part, ilagay natin ang tracing shape worksheet. Yan. Ilagay natin ang tracing shape worksheet. I-zoom natin. So, Ctrl A and then palitan natin siya ng font. Gawin natin siyang Arial Black para mas madali siyang makita. And i-pwesto na natin siya ng maayos. Ayan. So, kitang-kita na yung kanyang title. And then, lagyan natin siya ng kahit maiksing instruction lang. I-click pa rin natin ng insert and then text box and then ilagay natin siya dito sa bandang baba. So, i-type lang natin yung ating instruction. Ayan. So, ito lang yung aking simple direction kasi ang purpose ko lang is for tracing. So, trace the shapes below. So, pwede rin kayo maglagay ng trace and color kung gusto nyo siyang pakulayan after nilang matrace yung mga shapes na ilalagay natin. So, i-press rin natin siya ng maayos, kapantay nung sani. Palitan din natin ang kanyang font. Gawin natin itong Arial. Ayan, so meron na tayong basic info, title, and direction. So, lagyan na natin ito ng mga basic shapes na gagamitin natin for tracing. So, i-click natin ng insert, and then click natin ng shapes. So, siguro mag-start tayo sa isa sa mga pinaka-basic shapes. Mag-start tayo dito sa triangle. So, we use this isosceles triangle. I-click natin siya dito. And then, para ma-check natin yung size niya, punta tayo sa shape format and i-click natin itong kanyang size. Gawin natin itong 2 by 2. And then, enter. Ayan. So, depende rin sa size kung anong gusto ninyong gamitin na size. So, pwede naman siyang i-modify po dito. E, ilagay natin siya sa bandang kaliwa. And then, mag-start na tayo ng pag-modify sa kanya. So, dito pa rin po sa shape format, i-click natin yung shape fill. And then, i-click natin yung no fill para wala siyang laman. And then, sa shape outline, piliin natin itong color black.
para maging color black yung kanyang outline. Or kung gusto niyo siyang maging light colors like yellow or gusto niyo gumamit ng red, so dito niyo siya pwedeng baguhin sa shape outline. I-click ulit natin siya para ma-adjust natin yung weight. For example, ang gusto niyo ipagamit sa inyong mga learners ay pencil, so pwede kayong gumamit ng maliit na line or mas manipis na line. So kung gusto niyo naman na markers ang ipapagamit sa mga learners, so pwede rin nating i-adjust yung weight ng ating line. Piliin ko itong isang ito, which is 2 1/4. Yan. Ayan, so meron na tayong shape and ayos na yung outline. So ngayon, ipoforma na natin siya na parang putol-putol na lines. So dito pa rin tayo sa shape outline, i-click natin itong dashes. And then dito tayo makakakita kung ano yung mga dash na pwede natin gamitin para magkaroon ng broken lines na gagamitin nila for tracing. So meron tayo ditong round dot, kung gusto nyo is puro round dot. And meron din tayo ditong this one, which is the square dot. So subukan ko muna itong square dot. Okay, so we have this square dot. And then mapapansin natin na yung line niya ay syempre putol-putol. And ito yung gagamitin ng keys or the trace nila for the tracing activity. So ngayon, pwede pa natin itong i-modify. So i-click lamang natin yung shape and then right-click and then punta tayo dito sa format shape. Ayan, sa format shape, dito pa rin sa line, i-click natin itong cap type. Kung gusto natin na gawin na yung kanyang cap is rounded or pwede natin siyang piliin dito na round. So ganito po yung mangyayari kapag kinlik natin yung cap type na round. Ayan, so mas maganda na siyang tingnan. Okay, so ito rin natin. So i-close mo muna ito. Pwede na natin siya lagyan ng pangalan. For example, i-click natin yung insert and then text box. And then i-click naman natin dito sa paglalagay ng name. I-type natin triangle. Okay, so i-pwesto natin siya ng maayos. Palta natin siya ng font. Depende sa gusto natin gamitin. Pwede yung gamitin ko ulit itong Arial Black para mas madali siyang makita. Okay, palitin ko siya ng kaunti. And then, pwede rin napalitan natin siya ng color. So, for example, ang gusto kong gamitin na color dito is color, color red. Ayan. So, we have this. Meron tayong shape and meron tayong name na nilagay. Okay, so, pwede natin gamitin yung same process para makabuo tayo ng pangalawa pa. Ayan. So, para makapaglagay tayo ng panibagong shape, pwede natin ulitin yung same process. I-click lamang natin ang insert, then shape. And then, ilagay natin, for example, itong rectangle. Pero ang gagawin natin is another basic shape, which is square. So, ilagay natin dito siya. So, para natin malalaman kung pantay yung kanyang size. So, punta pa rin tayo sa shape format. Then, i-click natin dito sa size. Gawin din natin siyang 2x2. And then, enter. Okay, so meron na tayong square na pantay yung size. So even sa layout and in printing, magiging pantay yung size. Okay, so ito rin natin. Same process, i-click natin ang shape fill, which is no fill. Then shape outline, piliin natin na color is black. And then dun sa weight, piliin natin is itong 2 1/4. And then i-click natin yung then sa shape outline pa rin, i-click natin yung dashes. And piliin natin itong square dot. Okay, pwede ulit natin siyang i-right-click, format shape, and then sa cup type, piliin natin itong round. Okay, so yun po ay nakadepende na sa inyo kung gusto niyo na ang kanyang cup type is naka-round. So pwede rin naman po na hindi. So para hindi na po tayo mag-insert ng panibagong text box para sa kanyang pangalan, i-click lamang natin yung katabing text box, then Ctrl+D or Ctrl+D. And then palitan na natin siya ng name after natin i-pwesto dito. Gawin natin siya is square. Ayan, so mas maganda yung pwesto niya ngayon. Okay, so medyo parang hindi po kayo masyadong matagalan sa pag-i-insert ng mga shapes. So meron tayong shortcut na pwedeng gamitin. Ang gawin lang natin, itong dalawang katabi niya is i-copy natin and i-paste. Or gawin natin ng Ctrl+D, i-duplicate lang natin siya. And then i-pwesto na natin siya dito sa katabi. After that, papaltan lamang natin ito. I-click natin siya, punta tayo ng shape format. Ito yung shortcut na ginagawa ko po. Then, i-click natin itong edit shape and then change shape. So, for example, ang gusto ko naman pong ilagay is circle. So, gagamit po tayo ng oval. Piliin natin dito yung oval shape. Hanapin natin siya. So, naririto siya. Then, click oval. And then, naririto na po siya. Nagbago na yung shape na ginamit natin. So, papalitan na lamang natin ito ng pangalan. Ctrl+A and then
insert ko. Okay, so ituloy natin siya. Maglagay tayo, for example, ng isa pang batch. Ito naman ang aking kokopyahin. Control D. Ipapwesto ko siya dito. Yan, for example. And papalitan naman natin siya. Ang pipiliin ko naman na shape is, piliin naman natin yung diamond. So, i-click pa rin natin yung shape. Same process. Shape format. Then, edit shape. Change shape. And then, piliin natin yung diamond. So, naririto po yung diamond. And then, papalitan lamang natin siya ng pangalan. Control A and then diamond. Okay. Ituloy lang natin. Punuin ko lang po ito ng shapes. So, ayan. Patapos na po tayo sa paglalagay ng shapes and ng names nila. So, ayan. Ito na po siya. Meron na tayong isang page ng tracing shape activities. So, pwede pa natin itong i-modify, lagyan pa natin siya ng designs. So, for example, lagyan natin siya ng border. I-click natin ng insert. And then, piliin natin itong rectangle and ilagay natin siya, cover ang buong page. And then, i-click natin ng shape fill. There should be no fill. And then, sa shape outline, palitan natin siya, for example, ng color red din or ng color blue. Depende po sa kung anong gusto ninyong gamitin. And then, sa shape outline pa rin, pwede nating palitan yung kanyang weight. Pakapalin natin yung kanyang border. And then, ayan. So, meron na po siyang line. Or pwede natin itong palitan, gawin po natin siyang color red. So, ayan. Buo na po yung ating worksheet for tracing shape. Kailangan na lang natin i-adjust na konti yung designs. I-center natin ang mga kailangan i-center para maging mas maayos tingnan yung ating gawa. Ayan po, kumpleto na yung ating tracing shapes worksheet. And pwede nyo itong i-customize, pwede kayong mag-design ng marami, and pwede nyo siyang i-compile para makabuo kayo ng book na pwede nyo ipagawa sa inyong mga learners. So again, pwede nyo pong palitan yung ating directions, yung names, yung shapes, depende kung ano po yung gusto ninyo at yung kailangan na matutunan ng ating mga learners. So, kung gusto niyo po na matuto na gumawa ng mga tracing activity sheets na para sa pangalan ng mga bata, meron din po akong ginawang video tungkol dito. So, ayan. So, from here, pwede na natin siyang i-save as PDF or pwede na rin natin siyang directly i-print. I-click lamang natin ng Ctrl P. Ayan. And from here, sa ating printer properties, i-click lamang po natin itong document size. Since A4 yung pinili nating size ng ating paper, i-click natin itong A4. And then, i-click natin ang OK. And then, once everything is ready, and meron ng papel yung ating printer, pwede na po natin i-click itong print. Ayan, and tapos na po siyang ma-print. So, ito na yung ating worksheets na pwede natin gamitin para sa pagpapatrace ng shapes sa ating kids or sa ating learners. And if you want more videos like this, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. I hope you learned something and kita kits tayo sa susunod nating video. Maraming salamat!